guys, tayo ngayon ay magluluto ng pasta carbonara. So ayan, ni-slice ni Kuya Jan ng pino yung pork bacon na hinugasan ng sobra. So ayan, pino ang pagkahiwa. So tara guys, start na tayo. And special request ng my birthday yan ng aking chunakis. At craving daw siya ng carbonara. So ayan guys, let's get started. Cooking time. So ayan guys, pag kusunero ka guys, kailangan maparaan ka. So cooking time, sabay-sabay. So habang gigisa mo yung sauce, so prepare naman natin yung boiled water para sa pasta. So ayan, preparing si Kuya Jan ang sauce ng carbonara. So original na ingredients, hindi siya ready to ano na sauce. So ayan, so dalawang can ng ibap. So creamy talaga ng sauce na to. So ayan, kailangan simutin natin yung laman ng lata. So ayan, sa mahal ba naman ng ating ibap milk dyan sa Pinas. So ayan. So ayan guys, kulo na yung tubig. So time na para ilagay ang pasta. So ayan, so ang tip ni Kuya Jan paglalagay ng pasta ay wag daw sabay-sabay lahat ng isang pack ilubog para hindi masyadong bumulwak yung mainit na tubig. So ayan ang kanyang tip. So paunti-unting ilulubog. So ayan guys, hanggang sa yung fully cook na siya, pero wag naman masyadong lata guys yung pasta. Kasi habang palamig siya, mas lalambot pa siya pag overcook. So, yung katamtaman lang na medyo matigas-tigas pa na hindi naman overcook. So, yun guys. Another ingredients. So kung mayroon kayong cheese, kahit anong klaseng cheese guys, basta cheese. So kasi pampadagdag siya ng paglapot ng sauce. So ayan, so ayan ang kanilang nakuhang available na cheese, yung pang hamburger. So ayan, talagang super super creamy ng sauce. Ang pak talagang ilalagay ni Kuya Jan, kaya hindi pa ba sasarap ang ating carbonara niyan. Oh my God! Wow! So yan guys, luto na yung kanyang pasta. So yan, i-drain na ni Kuya Jan. So ready na para ihalo yung kanyang sauce. So ayan, so ayan, medyo yata nadurok yung kanyang pasta. Kasasabi ko lang na masyadong cook. So sa inyo guys, pag kayo magluto ganun, wag masyadong overcook. So ayan, so ayan na yung kanyang creamy sauce. So yummy yummy carbonara. So yan guys,
pag na-absorb niya yung sauce, guys, doon lalasap yung kanyang sarap. Pag medyo lumamig-lamig na siya, tapos medyo talagang lumapot na. So, ayan ang special Cucina Cook Carbonara ala Kuya Jan, chef ng Cruz. So, ayan, si Kuya Jan ang nagluto ng carbonara. So, salamat sa iyo, Kuya Jan, sa iyong pag-share ng iyong recipe ng so creamy carbonara. So, sarap-sarap. Yummy, yummy. Guys, ang original taste ng carbonara. So, yung hindi siya talaga yung bibili natin na nasa pack na carbonara sauce. So, ayan ang original version ng carbonara. So, ayan guys, 1 kilo yan ng pasta. So, 2 ibap. Tapos, 2 all-purpose cream. At saka pork or kaya yung bacon. So, hiwa-hiwaan lang natin ng maliliit. At saka cheese. So, ayan guys. So, kailangan din niya ng mushroom kung meron tayong available na mabibili. So, ayan. So, ayan na guys ang mga ingredients. Ang kaibahan kasi ng yung ready-made na sauce ng carbonara. So, yun na talaga yung lasa niya. Hindi mo na ma-adjust or mapapalitan. So, gaya nito, pag sarili mo yung sauce version. So, pwede mong bawasan or pwede mong dagdagan based sa lasa na gusto mo. So, yun guys. Kasi ako rito, lagi kong ginagawa yung ready na. So, yung lasa niya talaga, yun na yun. So, at least ito, parang makakatikim ka naman ng ibang lasa ng pagka-creamy niya. So, ayan na guys. I-try nyo rin po kung meron kayong mga party-party. So, ayan.